Honestly, kasi parang kapag nasa isang position ako na lahat naman kasi nangyayari sa akin ngayon, hindi ko naisip na ito pa rin yung paraan nung bata ako na parang, syempre bata pala ako, alam, gusto ko maging successful eh. Gusto ko maging ano, gusto ko makabili ng malaking bahay, gusto ko makabili ng magandang kotse, mga ganun. Bata pala ako, alam ko na mangyayari sa akin. Pero never naisip ko na ito pala yung paraan kasi mahihiyain ako eh. Kahit yung school play nga namin, ayaw ko gawin eh, lahat yung mga ganun. So, kahit yung tatay ko, nasa Toronto kami na 2 years or last year, tapos may, nasa labas na kami, naglalakad kami sa kalsada, tapos may mga Pinoy nagpa-picture sa akin. Na nakita ko siya sa malayo, yung parang hindi siya, ang tagal ko ng showbiz, pero yung, hindi siya makapaniwa, parang nangyari to. At may, hanggang ngayon, kahit ang tagal ko ng showbiz, may mga ganun moments ako eh, parang, ano nangyari ito? Parang wala punta sa ganitong sitwasyon. But syempre yung fans and yung endorsements and yung movies and yung shows and kung ano man, that's also part of my success. But isang na-realize ko in the last 2 years is yung genuinely happy ka, yung masaya ka, content ka sa bawat aspeto ng buhay mo. I think that's when you become very successful. Syempre, hindi naman lahat ng tao ay maging Bill Gates, di ba, sa yaman or ano, but even yung simpleng tricycle driver sa labas, basta happy siya pag-uwi niya sa bahay at content siya, nakapag-provide siya para sa pamilya niya. I think that's success for me. At nasa isang position ka para makatulong ka sa ibang tao. Yan ang success para sa akin. Ikaw, basketball or siguro pumasok ako sa military, yung dalawa lang yun iniisip ko eh. Nung bata ako eh, akala ko, kaya nga never ako iniisip na naging artista ako, but kumbaga gumawa ng paraan ng universe para mangyari to, and may dahilan, so I'm taking advantage of all the opportunities na binibigay sa akin. So, do you believe na parang ito destined? Destined siya talaga, kasi bata pa lang, iniisip mo na eh, alam mo na, hindi ko iniisip na maging artista ako, but iniisip ko na maging successful ako, na magkakaroon ako ng magandang buhay at determined ako para mangyari yun. And then nung pumasok ko sa showbiz, sabi ko, okay, so ito pala yung paraan. And then nakakapag-basketball ako pa rin, parang nasa PBA ako, dami nanonood. Nakakatulong ako sa military dahil nga sa position ko sa show business at yung influence na meron ako. So, bata pa lang, iniisip ko na lahat yan eh. And then minsan pag nandun ako, nagpa-flashback, tanda-tanda ako na sa Jensen ako, mag-isa lang ako sa court, sa basketball court ko sa village namin. Iniisip ko marami nanonood, may mga artista pa nanonood, gano'n. And then, last year, nangyari yun, nasa MOA kami, naglalaro, ang dami nanonood. So parang, ang galing talaga. Basta may gusto ka. Nagagawa mo pa rin talaga. Nagagawa.